Naranasan mo na bang maitsapwera sa isang selebrasyon, pagtitipon o handaan? Mapayapang araw ng Miyerkules, kapanalig, luwalhatiin natin ang Diyos ng pag-ibig. Ikasyam ngayon ng Agosto, ginugunitan natin si Santa Teresa Benedicta ng Cruz o Edith Stein, dalaga at martir. Isa siyang Carmelite nun na itinanghal ni St. John Paul II na maging santa taong 1998. Pasalamatan natin ang Diyos sa banal na ito at sa tulong ng kanyang panalangin, hilingin natin ang katatagan ng pananampalatayang patuloy na umasa sa kabutihang loob ng Diyos. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang tagpo ng pagsumamo ng babaeng Kananeya kay Jesus na pagalingin ang kanyang anak sa ating mabuting balita. Pumunta si Jesus sa gawing Tiro at Sidon. May isang babaeng Kananeya noon na nagpunta sa dakong iyon at sumigaw. Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin! Pinahihirapan ng isang demonyo ang anak kong babae! Ngunit hindi siya tinugon ni Jesus, kaya lumapit ang kanyang mga alagad at hiniling ng mga ito. Paalisin mo na siya at sigaw siya ng sigaw sa likod natin! Sa nawawalang tupa ng bayan ng Israel ako sinugo. Ngunit lumapit ang babae at lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, Ginoo, tulungan mo ako. Hindi tama na kunin ang tinapay sa mga bata at itapon ito sa mga tuta. Totoo nga, Ginoo. Pero kinakain naman ng mga tuta ang mga nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga amo. Babae, napakalaki ng iyong pananalig. Maganap sa iyo ayon sa nais mo. At nang oras ding iyon, gumaling ang kanyang anak. Meron akong isang karanasan na nagpatibay sa aking pananampalataya sa walang pili at walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Minsan, dumalo ako sa isang popular at malaking pista sa isang probinsya. Marami ang dumadayo doon, makiisa lamang sa debosyon na ito, lalo na sa prosesyon. Bilang madre, may nakalaan na lugar para sa amin kasama ang mga seminarista. Isa itong biyayang maituturing dahil makakapag-prosesyon ako malapit mismo sa mapaghimalang imahen. Masaya na sana ako dahil sa unang pagkakataon, nabigyan ako ng magandang lugar upang makapagdasal ng taimtim sa Santo Niño. Pero nalungkot ako dahil hindi ko may sasama sa aming grupo ang dalawang lay mission partners na kasama ko dahil may patakaran ng organizers na hindi pwede sumama doon ang hindi nakaabito. Naisip ko, hindi kami pwedeng magkahiwalay at hindi kaya ng konsensya ko na mawawalan sila ng kasama habang ako nagproprosesyon. Kaya lumabas na lang ako sa grupo at sinamahan sila. Medyo sumama ang loob ko noon dahil sa mga patakarang umiiral tulad nito, na nag-eetsapwera sa mga taong hindi mo kauri. Hindi ba't ito rin ang karanasan ng babaeng taga-Kanaan sa ating mabuting balita ngayon? Pero itinuwid ito ng ating Panginoong Jesus, sinira niya ang barriers at pagbabawal dahil sa pagkakaiba ng kultura at lahi. Mga kapanalig, nagbibigay sa atin ng assurance ang mabuting balita sa araw na ito, na anuman ang estado, kulay o bukasyon natin sa buhay, may lugar tayo sa puso ng Diyos. Nais niya na maging kaisa tayo sa kanyang buhay at misyon. Sa mga pagkakataon na ramdam natin ang indifference, favoritism o marginalization, kumapit tayo sa katotohanan ng hatid ng ating mabuting balita ngayon. Bawat isa sa atin ay may puwang sa puso ng Diyos. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts.
Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang manatiling mabuti at kumakapit sa tama sa gitna ng kasamaang sumusubok sa ating pananampalataya.